Isang magandang araw po sa inyong lahat. Magsitayo po tayo at ating dasalin ang panalangin kay San Roque. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O pinagpalang San Roque, pintakasi ng mga may karamdaman. Lingapin mo po ang aming mga kapatid na nasa banig ng karamdaman. Ang iyong pamamagitan ay sadyang makapangyarihan. Na noong ika'y narito pa sa daigdig, marami ang gumaling dahil sa pag-aantanda mo sa kanila ng kamahal-mahalang krus. Ngayong ika'y niluluwalhati na dyan sa langit, nananalig kaming ang iyong pamamagitan ay lubhang magaling. Ialay mo po sa Panginoong Diyos, yaring aming mga hinain, at sa tulong po ninyo ay makamit ang kagalingan ng aming kaluluwa at katawan. Pakundangan sa mga hirap at sakit ng Panginoong Hesukristo at iyo pong mga panalangin. Amen. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Señor San Roque, ipanalangin mo po kami upang kami maiadya sa salot ng COVID-19 at sa mga karamdaman ng katawan at kaluluwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Panginoong Jesus, binigyan mo kami ng bagong buhay. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, pinapatawad mo ang aming mga kasalanan. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Jesus, binabahagi mo sa amin ang iyong katawan at dugo sa Eucharistia. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng Diyos Amang makapangyarihan. Patawarin ang ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
ipagkaloob mo sa iyong sambayanan na tinipon ng iyong Espiritong Banal ang kalooban na ikaw ay wagas na pagtapatan at ang kapasyahan na ikaw ay malayang paglingkuran sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, sinabi ni Pablo sa matatanda ng simbahan ng Efeso, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sakawan, sapagkat iniligay nila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang simbahan ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak. Alam kong pag-alis ko'y magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad na sisilain ang kawan. Mula na rin sa inyo'y lilitaw ang mga taong magsasalita ng kasinungalingan upang mapasunod ang mga alagad at sa gayo'y mailigaw sila. Kaya't mag-ingat kayo at alalahanin ninyong tinuruan ko kayo gabit araw sa loob ng 3 taon at maraming luha ang pinuhunan ko. At ngayon itinatagubilin ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na nagpapahayag ng Kanyang kagandahang loob. Siya ang makapagpapatibay sa inyo at makapagbibigay ng lahat ng pagpapalang inilayan niya sa lahat ng Kanyang pinapaging banal. Hindi ko hinangad ang pilak, ginto o pananamit ninuman. Alam ninyong nagbanat ako ng buto upang kumita ng ikabubuhay naming magkakasama. Sa lahat ng pagkakataon, ipinakita ko sa inyo na sa pamamagitan ng ganitong pagpapagal ay dapat ninyong tulungan ang mahihirap, alalahanin ang mga salita ng Panginoong Hesus, higit na mapalad ang magbigay kaysa tumanggap. Pagkasabi nito, lumuhod si Pablo at nanalangin kasama nila. Silang lahat ay umiiyak at hinagkan si Pablo. Labis nilang ikinalungkot ang kanyang sinabing, siya'y hindi na nila makikita uli. At siya'y inihatid nila sa barko. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Sana'y iyong ipadama ang taglay mong kalakasan, ang lakas na ginamit mo noong kami isang galang. Magmula sa Jerusalem sa iyong tahanang templo, na pati ang mga hari do'y naghahandog sa iyo. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Umawit sa Panginoon ang lahat ng kaharian. Awitin ang pagpupurit, ang poon ay papurihan. Purihin ang naglalakbay sa matandang kalangitan. Mula roo'y maririnig ang malakas niyang sigaw. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Ipahayag ng balana ang taglay na kalakasan. Siya'y hari ng Israel, magahari siyang tunay. Yang taglay niyang lakas ay buhat sa kalangitan. Kahanga-hanga ang Diyos sa sangtuwaryo niyang banal. Siya ang Diyos ng Israel na sa tanay nagbibigay.
na kapangyarihan at lakas na kanilang kailangan. Tanang mga kaharian, ang poong Diyos ay awitan. Magsitayo po ang lahat. Amang Diyos ni Jesu Kristo, ang salita mo'y totoo, kami ay papanalin mo. Inyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay tumingala sa langit, nanalangin, at ang wika, Amang Banal, ingatan mo sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan. Pangalan na ibinigay mo sa akin upang sila ay maging isa. Kung paanong tayo ay isa. Habang kasama nila ako, iningatan ko sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong pangalan na ibinigay mo sa akin. Inalagaan ko sila at ni isa ay walang napakamak. Liban sa taong kumanap ng kanyang kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Ngunit ngayon, ako ay papunta na sa iyo. At sinasabi ko ito habang ako ay nasa sanlibutan upang mapuspos sila ng aking kagalakan na ibigay ko na sa kanila ang iyong salita. At kinapuutan sila ng sanlibutan sapagkat hindi na sila makasanlibutan. Tulad kung hindi makasanlibutan, hindi ko idinadalangin alisin mo sila sa sanlibutan, kundi iligtas mo sila sa masama. Hindi sila makasanlibutan tulad kung hindi makasanlibutan. Italaga mo sila sa pamamagitan ng katotohanan.
ang salita mo ay katotohanan. Kung paanong sinugo mo ako sa sanlibutan, gayon din naman sinusugo ko sila sa sanlibutan. At alang-alang sa kanila ay itinalaga ko ang aking sarili upang maitalaga rin sila sa pamamagitan ng katotohanan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Sa ating ebanghelyo, ang gusto ng ating Panginoong Jesus, tayong mga Kristiyano, tayong mga Katoliko, laging nag-iisa. Ang ibig sabihin niyan, ibig ng Panginoon, tayong lahat ay nagmamahalan at laging may magandang pakikitungo sa isa't isa sa bawat saglit. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, habang naghahanda tayo para sa Pentecostes, nalalaman natin na kahit nabubuhay tayo sa mundo, hindi tayo nabibilang sa mundo. Ang ating tugon, Ama, italaga mo kami sa iyo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang lahat ng Kristiyano naway sumampalataya sa pag-ibig ng Diyos at makatagpo ng pagkakaisa sa nag-iisang pastol, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga naglilingkod sa bayan naway maging saksi sa katotohanan ng kanilang pananampalataya, lalo na sa paggamit ng kanilang kapangyarihan, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Ang mga Kristiyanong dapat sa pananampalataya naway magsikap na maging banal sa kanilang araw-araw na pamumuhay, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Para sa ating humaharap sa pagsubok na dulot ng COVID-19, upang mapuno ang ating mga puso ng pag-asa sa gitna ng dilim na dulot ng salot na ito, manalangin tayo. Ama, italaga mo kami sa iyo. Butihing Ama, habang iniibig namin ang isa't isang nabubuhay ka sa amin at nagiging ganap ang iyong pag-ibig na nasa amin, tanggapin mo ang aming mga pangangailangan sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ngayon, narito ang alay sa iyo, nagmula sa aming bayang
masayang nagsalo. Amin sana, mga alay, gawin mong totoo itong alak at tinapay, gawing dugot katawan mo. Panginoon, Panginoon, alay sa iyo. Pag iyong bayan nagpupuri, nagkakaisa sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo upang ang pag-aakin natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo po ang pag-aakin ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas, nawa ay sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayon na ipinagdiriwang ang pag-aakin ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Nag-aaking walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang iniaking sa krus. Ang sa krus ipinako, buhay lagi bilang handog. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang mga kaluob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong
Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang pusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at kanin, ito ang aking katawan na ikahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lakat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipon, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami. Sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, aming Papa, Broderick, aming tagapag-asiwa, at ng Tanang Kaparean.
alalakanin mo rin ang mga kapatid naming nakimlay nang may pag-asa na sila ay muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng makal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namukay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipakayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambakin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipakintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinikiling namin, Ama, iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban kami ng kapayapaan sa araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapakamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapakayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungkayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Umindak,
Tayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang nawa ay laging magdulot sa amin ng iyong kagandahang loob at pag-giliw. At sa kakayahan nito, para kami dalisayin, kami nawa ay pagindapatin na lagi sa iyong nakaagin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang misa. Humayo tayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus, Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nazareno, niluluwalhati ka na.